Hello po sa inyong lahat, Celebrity Chika Time po muna tayo at may inihanda po akong chika para sa inyo. Tara po't magchikahan na po tayo. Yes, mga maka-Celebrity Chika Time, narito po ang ilang updates ni Namin at Alden ngayong panahon ng Extend Enhanced Community Quarantine. Buti na lamang at updated ang mga ito sa kanilang social media account kung kaya't nalalaman pa rin po natin mga kaganapan nila. First single ni Maine parang kailan lang under Universal Records ay hit na hit pa rin hanggang sa ngayon. Sa kasalukuyan ay 28 days na itong number 1 sa Mix Daily Top 10, 6 weeks at number 1 sa Pinoy Mix Countdown at 6 weeks at number 1 sa Mix Hit Chart. Iba talaga ang karisma ni Maine. Kahit pa inabutan ng COVID at lockdown, kanyang kanta ay namamayagpag pa rin ito. Kaya naman very grateful at thankful ang Phenomenal Stars sa kanyang mga tagahanga dahil tunay namang suportado nila kanyang kanta na maging top 1 ito palagi. At sa kanyang Instagram updates ay nagpost si Mengay ng kanyang larawan habang nakaharap sa kanyang laptop na may nakasulat na "Create something today even if it sucks." So yan na nga po yung binanggit niya kamakailan sa Facebook Live ng All Access to Artists with Tristan Cheng na nag-home office siya at ginugugol lang kanyang oras sa maghapon sa paglikha ng mga bagay na pwedeng gawing productive. Kaya't sa umaga from 9 a.m. nagtatrabaho siya sa harap ng kanyang laptop na umaabot ito hanggang alas 5 ng hapon. Well, yan si Maine, hindi lang basta nakahang habang naka-lockdown, marami pa rin siya pinagtutuunang gawin ngayong mga panahon na ito. Pala si Alden naman ay nag-Facebook Live sa pamamagitan ng Century 2 na Buds kasama si Nadine Lustre at Liza Soberano para sa pagbibigay ng tribute sa lahat ng mga frontliners na pinaprotektahan at sinasagip ang ating buhay dahil sa pandemic disease. Narito po ang kanilang mga sinasabi. Panoorin po natin. Wow! Ang dami pala talagang superhero frontliners. Super thank you. Dahil alam namin ang risk and pagod that you have to go through every day. We salute you at napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo. Maraming salamat po. Kaya mag-ingat po kayo because we need you to stay strong and healthy for us. Stay strong po. Kaya natin po. Yan po ang mensahe ni Alden para sa mga magigiting na frontliners kasama kanyang co-artist sa Century 2 na Super Buds. Very proud ang Kapuso Actors sa mga bagong bayani natin ngayon tulad ng mga health workers, sundalo at pulis. At ito po ang usap-usapan ngayon sa social media na mapabilang si Maine sa na-feature ng Scary Philippines sa topic na celebrities who were rich before they were famous. Ang Scary Philippines ay isang online network na magazines na nakapokus sa mga issues sa lifestyle, culture, politics, fashions at iba pang mga stream concerns and issues. Naayon sa Esquire Philippines, bago naging famous si Yayadab, si Maine sa kanyang totoong buhay ay may sinabi at may kaya ang kanyang pamilya. Si Tatay Dab ay isang successful engineer, samantalang si Nanay Dab ay isang accountant na nagmamanage ng kanilang gasoline station sa Bulacan. Si Maine ay nakapagtapos ng koleyo sa De La Salle St. Denil at nag-intern sa New York City. At dahil dyan, narito ang mga usap-usapan ng mga netizens. Ayon kay Uni 0089, kanyang sinabi, "Galing sa well-off family pero hindi siya ang nagsasabi. Sa iba na lang nalalaman, kaya hindi siya mahilig mag-post ng mga branded na bags, shoes, kasi dati pa siyang meron yan. Hindi na bago sa kanya. Meron kaming kilala na katira sa Forbes Park, ganyan din. Mapapansin mo na lang ang gamit niya, Chanel, bag, shoes, LV, gamit niya, etc. Kaya kami tahimik na lang kasi wala sa kanya yon. Ordinary na lang, ganyan, yung mga rich people. Low profile lang sila, yung biglang yaman ang show off kasi bago pa sa kanila yon. Para din sa iba, pinapakita na kaya na nilang bumili ng mga expensive things." Pahayag naman ni Rebecca Curato, "That actually made ang role kasi wala naman pinakita na gumagawa ng gawaing bahay, only yaya o alalay ng lola niya, yun lang." At sumagot naman si Aldel Rosary at sinabing, "But in spite being rich before she entered showbiz, she became more richer by investing her earnings in food franchise McDo."
Yan nga po kanilang mga sinasabi na hindi po makikitaan na ito ay galing sa mayamang pamilya dahil napakasimple lamang ni Maine at ang kanyang mga kinikita ay ginagamit din pa niya sa mga pag-iinvest ng mga business kung kaya't mas lalo pa itong yumayaman. Yan po ang aking Chika Updates for today. Salamat po sa inyong panunood. Huwag po kalimutang mag-subscribe. Pwede po mag-comment sa ibaba. Basta wag lamang po hearts o nakakasakit sa isa't isa. Salamat po muli. Spread love, not hate.